ating puso, higit sa lahat, na ang araw pong ito ay isang araw ng Panginoon na kung saan ay mapapakinggan natin muli ang mensahe ng Panginoon upang abutin tayo sa ating pong pangailangan spiritual, pangailangan pong physical, sa lahat po ng uri ng ating pangailangan ay ang Panginoon po ang nagpo-provide. So ayan, purihin ng Diyos kung mayroon tayong mga Biblia, please. Pakibuksan po ang ating mga Biblia sa tinatawag po na Acts. Yan, sa Acts po. Yan. Okay, Acts chapter 5. Yan, diyan po tayo sa 5. Acts chapter 5. Pagbabasahin po natin yan ng salitan. Opo, are you there? Acts chapter 5. Yan. Amen. Okay, sa Acts chapter 5 verses, start po tayo ng 5 chapter, alright, what I mean is chapter 20. Sorry. Chapter 20. Acts chapter 20 verse 5. Yan. Tapos babasahin po natin ang 5 to 10. Lima lang, pagkasamahan natin, pagsasaluhan natin babasahin. Nandiyan na po kayo. Okay, so Acts chapter 5 verse 5, or rather chapter 20 verse 5, this going before Herod for us at Troas. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep, and as Paul was long preaching, he sank down with sleep and fell down from third loft and was taken up bed. Sabay tayo. And Paul went down and fell on him, embracing him, saying that, trouble not yourself, for his life is in him. Let us pray. Father God in heaven, Lord, thank you for this morning. Again, Lord, pangunahan niyo po ang iyong lingkod, ang bawat isa. Once again, Lord, speak for me. Ikaw po ang mangaral, Panginoon. Just hit me, Lord, behind you. And once again, Father, ikaw po ang magpaunawa po sa amin. Bigyan niyo po kami ng mas malinaw na kaunawaan, karunungan. Maintindihan po namin, Panginoon, ang iyong salita ng mas malinaw. At ito po ay aming lakaran, ito pamuhay bilang mga anak ng Diyos. Panginoon, purihin kang lagi sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Mga minamahal, ito po ang mensahe ng Panginoon. Actually, from 5 to 16 po yan. Binasa po natin hanggang 10 lang, no? So, yan po, yung kabuuan yan, ang tinatawag po na chapter 20 ng Acts, verse 1 to 38 po lahat yan. Yan po yung journey ni Apostle Pablo sa lugar ng Macedonia in Greece, no? At doon ay maraming mga nangyari. Ha? Mga nangaral, maraming mga nangyari, maraming mga nakita ng mga tao, mga nakasalamuha, nakaulayaw, nakapanalanginan. At doon nga po ay nangaral si Apostle Pablo ng hanggang madaling araw, no? At ayun na nga nagrisante kung bakit ang pangalang Eutychus ay nahulog sa mula sa bintana sa taas sa pangalawang o doon sa pinakamataas dahil sa siya po ay nakikinig. Bantay na yan, ay nagkaroon po ng pagkagulo at nagsalita siya po sa Pablo ng trouble ye not. Okay? Mga minamahal, ang araw po ito ay araw ng Diyos. Again, masaya dahil nandito po tayo, purihin ang Panginoon, nandiyo ang kagalakan.
na doon ang ating pong presensya sa harap ng Panginoon, and the presence of the Lord also is here. But sad to say, sadly, kasi marami po ang wala, and some of us ay nanghihina, and some of us offended, and some of us ay talagang nawala ng tuluyan. But still, the ministry of the Lord is still alive. Nagpapatuloy. Nagpapatuloy sa paglilingkod. Ang gawain ng Panginoon ay nandito pa rin. At yun nga, ang isang kalagayan, sapagkat ang isang pinakamaganda sana ng mga minamahal na tayo po ay nakakarating ng mas maaga para ang buong service po ay na ano po natin, na susubaybayan. Remember, napakasarap na mula sa umpisa ay nandito na tayo. Sapagkat minsan sa umaga, sa early birds, at this call, and etc. Hanggang ngayon, hanggang mamaya, ay isang servisyo ng Panginoon. Na dito, patuloy tayong papalakasin, patuloy tayong ang ating pananampalataya ay patitingkarin, as mas lalo tayong magiging kagamit-gamit sa Panginoon. Alam nyo, ma-encourage tayo o ma-encourage tayo mas lalo na magpatuloy. Dahil po ang ano ng Diyos ay tinutupad natin. Mga kapatid, ang isang kalagayan sa hindi natin nakakapagsimba o hindi tayo nakakapunta ng tinatawag ng ng tama sa usapan, ito po ay kasalanan sa harap ng Panginoon. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Isang kakulangan, kasalanan sa harap ng Diyos kung ang isang usapin o isang ng simbahan ay hindi tayo nakakarating ng tama. Oh, that's why kung nabasa niyo po sa pinos po ni Sister Judy Ann po doon, ay kailangan 8:30 ay nandito na. Tama po? Oo. Para sa ating paglilingkod, sa ating pagpupuri sa tunay na Diyos. Remember mga kapatid, hindi isang Diyos-Diyosan yung sinusamba natin. Buhay na Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang masusunod. Hindi po tayo. Amen po? Ang Diyos po ay huwag nating pong bastusin o siya po ay atin pong yurakan pagdating po sa paglilingkod. Igalang po natin ang ating Diyos, ang makapangyarihang Diyos. Alam nyo, some of us and many of us don't respect God. Hindi tayo nagrespeto sa Panginoon. Alam nyo, hindi kayo pwede o hindi tayo pwedeng magdahilan. Pastor, kasi malayo ako. Pastor, kasi ganito, pastor, hindi ako pa nag-almusal. O ano pa man. Walang dahilan na pwedeng i-render o pwede mong sabihin para ikaw ay magdahilan para maging katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. Kung malayo ka, mas agahan mo ang pagsasayang ang pag-aasal-musal mo. Tama? At kung ikaw naman ay napakalapit na sa simbahan, Simon As, nakakaya tayo, mga kapatid. As, nasa bunganga mo na yung yung simbahan, yung napakalapit mo na, nalilate ka pa rin. See? That's why nakalagay po doon, for the sake doon sa mga latecomers, mayroon kayong 20 pesos na penalty. Pasaan po yon? Iiponin para sa camp kasi nahihirapan. Pag camp na, yung iba gusto sumama, walang pera. O, pwede na magamit yan. Doon. Naintindihan po? Amen. Amen. O. Ngayon, yung mga latecomers, dahil talagang hindi pa rin naman talaga na kausap lang kagabihan at sa bagay, dati pa yung pinag-usapan eh. Tama po ba? Yes. Oo, pero okay lang na hindi kayo magbigay ngayon. Pero susunod, pag latecomers, may 20 pesos. Para dyan. Amen? Amen. Oo. 20 pesos. Ngayon, kung magpapalate ka, maganda ka na ng 20 pesos. Kung ayaw mo magbigay ng 20 pesos, huwag kang magpalate. At lahat yan ay parehas magiging pakinabang. Pero tandaan nyo, ang late na nagbigay ng 20 pesos, talo ka pa rin. To tell you frankly, talo ka pa rin nun. Kaya kung ako, nang hindi ka malate, hindi ka na nagbigay ng 20 pesos, panalo ka pa. Tama? Mga kapatid, it's not money matter.
Ang usapan nito ay katapatan sa harap ng Diyos. Ang Diyos ang nagpo-provide. Siya po ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay na ating pong kakailanganin. Even financial na usapan, ang Diyos ang nagpo-provide niyan. That's why wala tayong ipagyayabang. Hindi ka pwedeng magyabang. Ha? Sometimes, yan po ang nakakalungkot. Ha? Some of us, nagiging faithful lang pagdating sa giving. Oo, pero pagdating sa paglilingkod, wala. Kaya mahina pa rin. Ngayon, dahil mahina pa rin, naging faithful sa giving, nawawala rin. Ano ang saysay? So, baliwala, isang kapahamakan, isang walang katagumpayan sa harap ng Panginoon ang nangyayari. Instead, na magpatuloy, na matagumpay, at faithful sa harap ng Panginoon. Sabi ko nga, kahit hindi mananampalataya, kahit hindi ligtas, pwedeng magbigay, pwedeng magtipad sa giving. Ha? Pero hindi po pwedeng ang ligtas ay hindi magbibigay. Kapag ligtas ka na. Amen? Mga kapatid, this morning, what the Bible says sa Acts chapter 20, ipinaunawa from 5 to 10 downward, hanggang 16. Ipinaunawa nung si Apostle Pablo ay nasa lugar mula sa Philippi papunta ng Miletos. Nang iyan ay maraming nangyari. Mula sa Philippi hanggang Miletos, maraming nangyari. At isa na sa nangyari dyan, yung sinatawag po na sinasabi sa chapter 10, verse 10, sabi yan, ang pinaka-members natin. Sa verse 10, sabi niya, and Paul went down and fell on him and embracing him, said, trouble not yourselves, for his life is in him. Yung buhay ni Eutychus ay nasa Panginoon. Sabi ng nag-gabi ng Apostle Pablo, trouble not yourselves. Nahulog kasi sa pakikinig inaabot pa naman ng madaling araw, pero walang nagsiuwian, nananatili. Pero si Eutychus, nakatulog at nahulog nga. Eh, nagkaroon ng trouble ang paligid. Pero sabi ni Apostle Pablo, trouble not yourself, sapagkat ang kanyang buhay ay nasa Panginoon. See? Tingnan niyo kung gaano si Apostle Pablo kakampante. Ang title po ng mensahe po ngayon, In Times of Trouble. In Times of Trouble. Okay? So, kung gaano si Apostle Pablo kakampante, In Times of Trouble, Apostle Paul said, trouble not yourself. Mga kapatid, we can see here how Apostle Paul act, how in being confident, how he trust God. He take no pressure, for he know how God is powerful, and the life of a young man, Eutychus, is of the Lord. Walang pressure. Kung paano siya nagtitiwala sa Panginoon. Kung gaano sa Apostle Pablo, nagkaroon din ang tawag na dito na confident, trust sa Panginoon. Kaya, nag-trouble na yung iba doon, sa kanya ay, sinalitan niya lang na trouble, not yourself. O, sabi niya dyan, ang pagkasabi niya po ay, ulitin ko lang, sabi sa ten, sabi niya pagkasabi niya, trouble not yourselves. So, he is telling us confident. Apostle Paul said na, kumbaga, trouble not yourself, meaning to say, there is someone who powerful. Tama? Ang Panginoon. Na pinagkakatiwalaan natin. Na si Apostle Pablo ay confident na sabihin na trouble not yourself. Why? Because he knows that nung time na yun, si Eutychus po, na nahulog siya, alam na ni Apostle Pablo na sa Panginoon siya eh. Uuwi siya sa Panginoon. Amen po ba? Okay. So, yan po yan, mga minamahal. So, sabi po, mayroon akong supporting verse. Pupuntahan po natin yung tinatawag po ng Jeremiah. Okay. Sa Jeremiah,
Yan. Jeremiah chapter 49. Okay? Jeremiah chapter 49 verse 19. Babasahin ko lang po, ha? 19. Ito po ang pagkasabi. Behold, it shall come up like a lion from the swelling of Jordan against the inhabitation of the strong. But he will say suddenly, make and run away from her. Sabi niya, and who is a chosen man, okay, that I may appoint over here? For who is like me? And who will appoint me the time? And who is the shepherd that will stand before me? So, nagpapakita kung gaano kapapangyarihan ng Diyos. Amen po? Amen. So, pinapakita po doon. Ano daw? Who is a chosen man that I may appoint over her? Mga katanungan yan. For who is like me? Okay? And who will appoint me the time? And who is the shepherd that will stand before me? Mga kapatid, lahat ng yan ay pinapakita ng Panginoon na walang pilis sa kanyang lumabas o walang pilis sa kanyang gumapi o manguna sa kanya o talunin siya. Because God is a powerful God. Amen po? Amen. Okay. So now, mga binabahal, lahat tayo ay lumalagay sa tinatawag na trouble. Sa mga kahirapan. Once again, may mga pagsubok. Araw-araw yan sa buhay natin. Kaya patuloy na nga ang salita ng Diyos kasi tayo ang bagal makatuto. At some of us, and many of us, hindi makatuto-toto o hindi matuto-toto. Mga kapatid, kaya patuloy ang pangangaral ng katulad na itong mensahe ito, ganitong puntos. Why? Because many of us, konti-konti lang, konti problema lang, pagsubok lang, nawawala na. Ha? Nakakalimutan na siya may Diyos. See? Hindi na nare-recognize ang Diyos sa kanyang buhay. Ano yun? At sometime, ang Diyos sa kanya ay nasisira na. Ha? Wala nang magandang patotoo ang Diyos sa buhay niya. That is why, hindi natin maidala ang ating pong mga kapitbahay. Even the member of our family. Why? Because even you, at tayo na nasa Panginoon na, wala rin tayong kaibahan sa kanila. Kaya hindi natin madala yung ating pong mga mahal sa buhay. Kasi no? Dahil tayo mismo, wala tayong mga disiplina. Ha? Hindi natin madisiplina at hindi natin malakaran bilang isang anak ng Diyos na quality o tayo ay isang matatag at na Kristiyano na anak ng Diyos. Mga kapatid, bakit? Kitang-kita sa ugali natin. Kitang-kita sa mga ginagawa natin. Ha? How come? Nadadala po natin ang ating pong mga mahal sa buhay sa Panginoon kung ikaw mismo sira ang patotoo. That's why, ha? Kailangan na ang ating mga patotoo ay pag-ingatan po natin. Para yung mga kaibigan natin, member ng family natin, kapitbahay natin, and any one of them, ha? Ay madala natin sa Panginoon. See? Ipakita muna natin sa mga sarili natin na ikarapat-dapat nga tayo. Bago natin tanggapin ang isang reward. Bago natin tanggapin ang isang pagpapala. Makita muna sa atin na nga tayo nga ay karapat-dapat sa harap ng Diyos. Amen po ba? Now, in times of trouble, we're coming to the points. Here is some points we need to talk about. In times of trouble, number one, mga kapatid, in times of trouble, number one, gather ye together to be more stronger. Gather ye together. In times of trouble, hindi nag-iiwanan, kundi nagsasama-sama. Nananalangin, okay? Nagbibigay ng kanilang mga
bilang katuwang, nagbibigay ng kanilang mga partisipasyon, nakikisama, nakikitubuhat. Tama. Gather you together, meaning to say, kailangan mga kapatid, na in times of trouble, kailangan ay magsama-sama. Kailangan ay nagkakaisa. Kailangan po ay nandoon ang presensya. Kailangan po ay tumutuwang, nakikibuhat. Hindi nagugulumihanan. Sinabi ni Apostle Pablo, trouble not yourselves. Pinakampante niya. Mga kapatid, dito, sinasabi ng Panginoon sa atin na in spite of trouble and in times of trouble, trouble not ourselves. Amen? Bagkos, pinapaunawa na instead na tayo pagdating sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga suliranin, mga alalahanin, sinasabi niya na magsama-sama kayo. Gather yet together. Ha? For what? To be more stronger. Punta tayo ng Jeremiah. Wait. Punta ulit tayo ng Jeremiah. Sabi po sa Jeremiah chapter 49 verse 14, ito po ang pagkasabi. Doon lang tayo. Sa 14, I have heard a rumor from the Lord and an ambassador is sent unto the heathen saying, gather ye together and come against her and rise up the battle. Alam nyo, kung wala tayong pagkakaisa, mahirap natin talunin ang kalaban. Tama? Kung walang pagtutulungan, kung walang pagpapanalangin, walang pakikiunawaan, walang pakikiusap, walang mga maayos na testimonya, hindi natin magagapi ang kalaban o matatalo ang kalaban. Pero kung nagkakaisa tayo at tayo nagsasama-sama, nananalangin, nagtitiwala sa Panginoon, pambihira mga kapatid, walang hindi malalampasan. Walang hindi matatalo kapag si Lord ang ating sentro. Kapag ang Panginoon ang tagapanguna, and He is the one who will fight for us. Amen. The Lord is the one who will fight for us. Not we, but the Lord. Amen? Amen. But we need to gather us together. As brethren, as being brethren, to be more stronger. To be more stronger. More power, more prayers, more powerful. Tama? So, ibig sabihin, mas marami tayo, mas powerful ang panalangin. Mas marami tayo, mas matibay. Mas malakas. Amen? Amen. Kasi nga, mas marami. So, yan po ang inaano. Pinapaunawa po. Ibinibigay po sa atin dito sa salitang ito. Gather ye together. Ano daw? Para ano? Lumaban. Are you still here? Yes. Sabi niya, oh. Gather ye together. Nasaan na ba ako? Ito, ito. And I have heard a rumor from the Lord, and an ambassador is sent unto the heathen, saying, gather ye together and come against her. Come against her. Tayo na! Laban din sa kanila. Ang sabi na, and ano, rise up to the battle. Kapag may gawain dito, tayo na! Rise up! And face the battle! Ha? Pag may mga gawain ng simbahan, katulad dito, may mga gawain, may mga event, punta ka! Kasama ka! Tama? Para lahat ay ma-involve at lahat ay malakas. Ha? Para lahat ay maging katuwang. Para lahat, mga kapatid, maging isang mabuting ehemplo ng Diyos upang sa sino man makakakita sa atin ay hindi tayo mababasta-basta. Bakit? Nagkakaisa eh. Katulad ng ginagawa ng ilan. Ha? Talo pa tayo ng mga kulto. Yung mga kulto, pag sinabing punta dito, puntaan yan. Pag sinabing kailangan tayo mag-sacrificial giving, magbibigay sacrificial giving yan. Wala nang dalawa-dalawang tanong pa dyan at dalawa-dalawang papapaliwanag. Wala nang paliwanag. Magbigay. Pumunta ka dito. Dalin mo ang mayroon dyan. Dalin mo. Dinadala. Wala nang question. No question at all. Dinadala niya. See? Ganon ang dapat na ugali ng isang mananampalataya.
ng isang Kristiyano na katulad natin, lalo tayo sinasabi natin, tayo ay tunay. Amen po! Amen. Pinapaunawa po sa atin ang bagay niyan upang maintindihan po natin mga minamahal kung ano ang kalagayan sa harap ng Diyos ng bawat isa natin. Hindi tayo makakasulong nito kung ang ilan sa atin ay pabigat sapagkat magpapabuhat yan sa atin. Hindi tayo makakatakbo ng mas pabilis. Bakit? May pasan ka eh. Tama? Eh kung lahat malulusog, lahat matitibay, lahat ay kagamit-gamit, walang maiiwan, bagkos, mabilis ang ating pagsulong. Bakit? Walang pabigat. See? Ang hirap tumakbo kaya na may pasan ka. Eh hindi mo naman maiwan-iwanan kasi kapatiran mo yan. Alam naman, iwanan mo, buhay pa, dapat mamatay na lang talaga. Para iwanan ng tuluyan. Eh kung buhay pa, di makukonsensya ka. Pambihira, buhay pa, iniwanan mo. Ang mas malupit yan, buhay pa, nilibing mo na. Eh kung mabubuhay pa, pala yun eh, nilibing mo na. Sometimes yung iba, tinutuluyan ng pinapatay. Nililibing na buhay pa. Bakit? Kisa magpabigat pa. Siguro, nga ganun, eh, talagang wala na rin siguro magiging pakilabang, kaya ganun ginawa. Di po ba? Kisa nga naman eh, mapatay lahat. Di ba? Kaya yung buhay pa, na mamamatay na, nilibing ng tuluyan. Pabira mga kapatid, gusto mo ba yan na yan ang mangyari sa'yo? Buhay ka pa, nililibing ka na dahil wala ka ng pakinabang. Wala ka naman na itutuwa, kundi magpapabigat ka lang. See? Pambihira, take note! Alalahanin natin ang bagay na yan. Huwag nating absorb na parang maka-open sa atin yan. Bagkos, matuto tayo. Bagkos, maging hamon sa bawat isa sa atin. Ang mensahe ng Diyos na ito. Magpakatatag, magpakatibay, manalangin. Maging katuwang ng gawain ng Panginoon. Huwag magpabigat. Kasi baka mailibig ka na buhay ka pa. O kaya iiwan ka na buhay ka pa. Na nagsisingap-singap pa. Na mayroon pa sanang pag-asa. Pero minsan mga kapatid, ang sumatotal nun ay wala nang totally pag-asa. That's why kahit buhay pa, sumisingap-singap pa, nililibing na. Kasi nga para hindi na nga makabigat sa pagsulong, sa pagpapatuloy na katagumpayan ng gawain ng Panginoon. Pero bilang isang simbahan mga kapatid, hindi natin ganagawa sa kaluluwa yan eh. Dahil kaluluwa tayo. Amen po ba? Hanggat maaari, binabalik-balikan. Kaya mamaya may meeting po yung bawat grupo na doon para sa mga tinatawag yan na mga backsliders na mapalo-up, hanggang tatlong palo-up, pag hindi na, wala na. Ha? Ano ang saan tayo pupukos? Doon tayo pupukos sa mga bago, sa mga wala pa sa Panginoon, sa mga hindi pa naturuan, kasi pag naturuan na, mas matigas na ang ulo niyan. Natutunay, mas matigas na at wala lang kapakumbabaan ang niyayabang. Pag natuto na, dapat maging mas humble ka, hindi ka magyabang at huwag dapat nagyayabang ang natuto, bagkos patuloy ka nagpapagababa sa harap ng Panginoon. But some of us and many of us doon sa mga backslider, mayayabang na, wala pang naaabot. Naturuan lang ang salita ng Diyos. Nagyabang na, akala mo kung sino na. Nasaan sila? Wala na. Mga kapatid, magkaiba ang dumapong ibon sa ibabaw ng kalabaw. Kahit nasa itas ka ng kalabaw, ibon ka pa rin, hindi ka kalabaw. See? Pero akala nung ibon, kalabaw na siya. Dito, pag tinuruan ka ng salita ng Diyos, stay humble. Ha? Tingnan mo pa rin na ikaw ay mapagumbaba. Ha? Kahit gaano mo katalino, kahit naturuan ka na, marami ka na naabot sa harapan ngayon, stay humble. Lord, wala po akong nagagawa. Ikaw po ito, Panginoon. Diba? Yung Luke chapter 17 verse 10, di po ba? Ha? Ginawa niyo lang ang tama. Pero sasabihin mo pa rin, Lord, I am not worthy. I am not worthy, Lord. Ginawa ko lang ang tama sa inyong panan. Salamat. Mapagpasalamat tayo.
Hindi yung konti lang natututo ang yabang na. Konting kaalaman lang ang yabang na. Wala pa man naaabot ang yabang na. So we have that here. Ha? Being a member of the church, mayroon tayong ganyan. Mga kapatid, stay humble. Tuloy ka sa pagpapakumbaba, tuloy ka sa Panginoon, magpupuri, magpagamit, at magpalakas mas lalo, and papalakasin ka ng Panginoon. At abang pinapalakas ka, abang pinagpapala ka, mas lalo ka nagpapakababa sa harap ng Diyos. Amen po? Amen. Okay, punta na tayo sa ano? Sa point. Gather you together to be more stronger. Number one sa point, to continue the task. And sabi niya, number two, to finish the race. Number three, to make light the burden. Yun pala. Magtali. Para gawing magaan ang mabigat. Tama. To make light the burden. Parang baliktad. To make the burden light. My goodness. Amen? Amen. Okay. So yan po yung tatlo. Now, sinuportahan niya ng verse 11. Okay, tingnan natin. Sa Acts chapter 20, verse 11. Sabi ni Apostle Pablo nito, nung bumaba na, in-embrace niya yung ano, naulog na si Eutychus, sinabi na, trouble not yourself, sabi sa mga tao, for his life is in him. Amen po? Amen. Okay, that's why, pagbaba na ni Apostle Pablo, when he therefore was come up again, na tumaas siya uli, and broken the bread, eaten and took a long while, even till break of day, so he departed. Okay, nakita mo? Nagtuloy. Hindi nakahadlang at walang nakahadlang maging may nahulog man, maging namatay man doon, walang nakahadlang. Nagpatuloy si Apostle Pablo. And they brought the young man alive and were not a little comforted. Walang kapahingahan. Tuloy-tuloy. Saan sila pumunta? Ha? Pumunta sila. And went before the ship and sailed unto Assos. They're intending to take in Paul, for so had he appointed minding himself to go aboard. And when he met with us at Assos, we took him and came to Madrid. Nagpatuloy. Hindi napigil. Tama? Hello? To continue the task. Nagpatuloy. Ano ba yung kautosan ng Panginoon? Ano ba yung pinapagawa ng Panginoon? Ang maipangaral ang salita ng Diyos. Mga kapatid, nung time na nahulog si Eutychus, nangangaral sa salita ng Diyos, hindi naging hadlang yung may nahulog. Ha? Hindi naging hadlang yun para di magpatuloy. Bagos, nagpatuloy at bumiyahe, sumakay na ng ship at nagpatuloy sila at nakapunta sa Mytilene, sa Assos. Amen po? Amen. Nagpatuloy, mga minamahal. Okay? So nagpatuloy siya. Ano pa? Gather you together to become stronger to finish the race. Mayroon tayong race na tinatakbuhin. Tama? Yes. First Corinthians, tingnan natin. Okay, tama. First Corinthians chapter 9, verse 24. Yan, ito pa pagkasabi. Know ye not that they which run in a race, run all, but one receiveth the prize, so run, that ye may obtain. Finish our race. Walang makakaadlang. Wala sanang makaadlang. Hindi sana makaadlang yung wala kang pera. Hindi sana makaadlang yung kayo ay, kumbaga, yung kayo ay walang masai ngayon. Okay? Hindi sana makaadlang na may kaalitan ka, na dapat wala kang kaalitan, dapat kasi kristyano ka na. Hindi sana makaadlang yung pag-aaral mo. Hindi sana makaadlang yung family mo, kaibigan mo, kapatid mo, magulang mo, sa pagpapatuloy mo, anak mo. Hindi sana makaadlang. Ha? Finish our race. And when you run, run all. Kumpletuhin po natin, mga kapatid. That's why, know ye not that he which run in a race, run all. Sabi niya ganun,
Tagalogin natin, hindi ba kanyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng ating ganting pala. Nagsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Pambihira, sasayangin mo lang. Ang tagal mo na dito, sasayangin mo lang. Kung ilang taon ka na naglilingkod, nawala ka pa. Sa kaunti lang, napakinggan mo isang mensahe na napakatapang na mensahe o isang puntos na mensahe, na-open ka, nawala ka, pero 10 taon ka na. Tapos napakinggan mo yung isang matibay na pangaral na itunutuwid ka, na-open ka, nawala ka sa Panginoon. Nasaan ang utak mo dyan? Sige nga. Tinakbo mo ng 18 years, 5 years, 3 years, 1 years, 2 years na ikaw ay nasa Panginoon, tumatakbo ka ng ganon. Tapos isang word lang na na-open ka dahil tinamaan ka, itinutuwid ka, nawala ka sa Panginoon. Amen. Nasaan ang utak mo? Nasa talampakan. See? Kasi bakit hindi nagisip? Bakit nawala? Marami ang mga backslider. Marami na ang nawala dito. Bakit? Dahil sa mensahe. Yung iba, dahil sa giving. Alam mo yun? Yung iba saan? Dahil doon sa mga love life. Sa mga crushes. Yan na, nandiyan yan. Yung iba dahil sa family, yung iba dahil walang masaing, yung iba dahil walang masuot, my goodness! Mga simpleng pinapahaba at yan ay nagiging dahilan para bumagsak at mawala sa Panginoon. Remember, Christian, if you are really sick and if you are true Christian and true the Son of God, hindi dapat yan mangyari sa iyo. Hindi dapat mangyari sa atin yan. Sapagkat tunay kayo. Amen po? Yes. Finish the race. Okay. Now, so pangatlong puntos, ay pangatlong sa point, to make the burden light. Amen? Amen. Kapag mayroong gathering together, mga kapatid, mas nakakagaan. Tama po ba? Amen. Pag mayroong gathering together, mas lalong makakapagpatuloy ka, sasa i-encourage ka. Tama? Hello? Kaya, mas lalo mong tatapusin yung task mo. Bakit? Nagtutulungan at magiging magaan ang daloy, ang pagsulong. Tama? Kasi nagbubuhatan yan eh. Amen? Ngayon, pag mayroong gathering together, to make the burden light. Tama? Kasi nagbubuhatan nga eh. Ah, nakikibuhat. Ano mang kabigatan ng simbahan nito, dahil nagtutulungan tayo, magiging magaan. Tama? Ano man ang gastusin nito, kahit ano pang kalakihan, pag nagtulungan, magiging maliit yan, magiging magahan sa bawat isa. Instead na pasanin lamang ng isa. Kasi hindi kaya kung isa lang ang magpapasan. Amen po ba? Naintindihan po ba? Amen. Philippians tayo. Philippians chapter. Are you still here? Yes. Masaya po ba tayo? Amen. Philippians chapter 4 verse 3. Hindi natin. Huwag na sinasabi. I entreat thee also through your fellow, help those women which labored with me in the gospel, which Clements also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Ano raw? Help those women which labored with me in the gospel. Nangailangan ng tulong. Tama po? Hello? Amen. Eh, maganda ko nagsasama-sama. Bakit nangailangan ng tulong? To make burden light. Tama? Yes. Kaya naghahalangan ng tulong para gawin ng magaan yung mabigat. Ang yung mabigat ay mapagaan. Yung gagawin ng isang tao ng isang taon, ginawa ng isang araw lang. Bakit nagsama-sama silang nagtrabaho? Amen po ba? Kaya napadali, kaya napagaan. Hindi nabigatan lang yung isa, kundi dahil sa pagtutulungan, napabilis. Nagawa ng tama, napabilis, at mas lalo, naging matagumpay. Bakit? Instead na isang taon, isang araw na lang. Isipin mo kung isang taon yan at pag-araw-araw nagtutulungan, ipambira, bago yung dumating isang taon, napakalaki na ng gawain ng Panginoon. Bakit?
Sapagkat yung isang taon, isang araw lang ginagawa. See? Alimbawa, kung isang taon ay sa pagtatrabaho niya, isa lang nadala na kaluluwa. E pambira dahil nagtulungan, isang araw lang, kalisa, isa ang nagagawa. So isang taon, meron 365 na souls. Tama! Kasi araw-araw, may madadala, isa. Hindi, sa isang taon, isa lang. Naabot niyo po ba? Naintindihan? Hello, naintindihan po? Ang pihira. Dapat mag-email kayo kung naintindihan. Kasi, mahirap kung wala naintindihan eh. Maliwanag po ba? Amen. Okay, mga kapatid. Now, in times of trouble, pasok na tayo sa number 2. In times of trouble, pagkatapos nung gather you together to be more stronger, number 2, dwell deep with the brethren in the Lord. Dwell deep. Kapag nagnanahan ka ng mas malalim ang pag-unawa, mas malalim ang ating pagsasamahan, anong mangyayari? Mas malalim yung attachment. Mas may damdamin ka. At hindi mo isasakripisyo pag mas malalim ang samahan. Tama? Amen. Kasi mas malalim nga ang samahan. Kahit anong mangyari, hindi mo yan, hindi yung mababasa-basang madideprive yan o malalim lang. Bakit? Mas malalim na unawaan yan eh. Kahit anong mangyari, sa hirap at ginawa, dugo at pawis. Hindi yan basta-basta susuko. Hindi yan basta-basta aayaw. Hindi yan basta-basta mangiiwan. Hindi, sa marami dito, nang iwan na. Yes. Kasi bakit? Walang mas malalim na attachment. Bakit? Skinny lang. Pamira, bakit kasi lalalim ang iyong samahan kung ang serbisyo ng Panginoon, hindi kayo makarating ng tama. Hindi kayo makapag-attend ng early bird. Hindi kayo makapag-attend ng Sunday school. Paano ka lalalim? Sige na, ano ang matututunan mo? Ha? Kapag may samahan dito, may mga kontribusyon dito, hindi ka nagbibigay, hindi ka nagbabahagi, paano ka lalalim? Mga kapatid, walang kwenta ang isang pananampalatayang walang gawa sa harap ng Panginoon. Being ligtas o being saved. Bilang isang ligtas na. See? And I doubt. Kapag ganyan, mahirap sabihin na ligtas ka talaga kung wala naman. Di ka naman nagbubunga. Ha? Ibig sabihin, may buto nga pero patay. Kasi ang buto na buhay, nabubuhay. Pero kung ang buto ay patay, kahit anong tanim mo, kahit anong tama mo, kahit anong dilig mo, dahil patay ang buto, hindi mabubuhay. Kaya pala, kahit anong pangalan mo, kahit anong sabi mo, kahit anong paalala mo, kahit anong advice mo, walang natututunan. Kasi patay. See? Yan ang katotohanan. Build them with the brethren and the Lord. Jeremiah. Balik ko na sa Jeremiah. Tingnan natin po yung pinapakita ng Diyos doon. Sa book of Jeremiah, chapter 49. Again, 49. Verse 8. Tingnan natin. Flee, ye, return back, dwell deep, O inhabitants of Dedan. Sino kinakausap? Mga inhabitants of Dedan. Tama? Okay? Ano? For I will bring the calamity of Esau upon him, the time that I will visit him. Ang sabi na, dwell deep. Manahan ka ng mas malalim na kaugat. Kapag ikaw ay tumitira sa isang lugar na ikaw po ay nanahan dyan na matagal na, mas may karapatan ka na. Tama? Kung anumang lupain yan, kapag nanahan ka dyan na mas matagal, mas may karapatan ka. Naintindihan? At ang lugar na yan ay hindi basta-basta makukuha sa'yo sapagkat yan lugar na yan, inalagaan mo na, tinirahan mo na, at yan na lang, diyan ka na tumanda, diyan ka na nagkaanak, diyan ka na nagkaapo. Mas may karapatan ka na. Amen? Yes. Dwell deep.
Kaya sa simbahan ito, kapag lumalim ka, kapag nanahan ka, kasama ng bawat isa na mas malalim, mas may karapatan ka. Mas marami pang alam. Mas maraming karunungan ng alam mo. Mas nagiging ikaw na ano ka, mas ikaw ay concerned. Kaya pinapalagan mo ang siyang simbahan. Kaya yung mga hindi nagsisimba ng tama, wala namang pahala kaya sa simbahan ito eh. Kaya nga hindi nga rin sila nagbibigay dahil wala sa kanilang halaga ito. Sapagkat kailanman hindi sila nakatuwa, hindi sila nakatulong sa simbahan. See? Yun ang katotohanan, mga kapatid. Kaya kung wala kang bahagi dito, madali lang sa'yo mawala. Kasi hindi ka naman talaga taga rito. Hindi ka bahagi ng simbahan ng Diyos. See? Kaya mabilis ka na mawawala. Bakit? Isa kang linta lang eh, nakasumabit dito. Nakadikit lang, sisipsip ka lang ng dugo, pagkatapos bibitaw ka na. Hindi ka naman talaga bahagi ng lugar na yan, o ng body na yan. Mga kapatid, be a part of that body, which is the body of Christ. This is the body of Christ, and be part of that body. Hindi ka limta. You are not lit. Na pagkatapos manipsip ng dugo, aalis na. Maging bahagi tayo, mga kapatid, ang bawat isa sa gawain ito ng Panginoon. Para maging matibay ka, para magmatatag ka, para magpatuloy ka. Amen po. Amen. Now, tatlong sa point. Una, dwell deep with the brethren in the Lord to know each other deeper. Number two, to have a deep sympathy. Number three, to be more confident as brethren, to be more confident. Why? Because tayo nagsasama tayo, matayong mas malalim na kaunawaan ng pagsasama. Kaya, ano ang kagandahan doon pag nanali, ano, mas alam mo, mas kilala mo ng mas malalim ang bawat isa. Tama ko ba? Yes. Kaya dito, alam mo kung sino ang mahina, alam mo kung sino ang matatag at malalim na dito. Tama? Amen. Alam natin yan. Alam mo dito kung sino mahina pa. At ang malimit sa mga mahina pa ay wala dito. Tama? Kasi nga mahihina eh. Ano bang sa kalagayan? Para magkaroon din ng tinatawag na mas malalim na simpatiya. Attachment. Tingnan natin. Basahin natin. Yung unang sa point, Leviticus chapter 13. Tingnan natin kung paano ipinapaunawa ng Panginoon ito. This, ang pinag-usapan dito about skin, sa kulay, sa kung anong kalagayan ng isang balat. Okay, doon mapapatunayan kung sino ang may balat na dilaw o kaya may balat na puti o kaya mayroon mga balat na may sakit. Balat na may sakit, lalo lepros or tinatawag na kitong. Tama? O, yun tayo, namamalatayo ngayon. Kasi galing tayo sa dagat. Ha? Nagpainit, naglaro tayo ng sandcastle, nabilad sa araw, ngayon namamalat. Kaya yung dating maputi, umitim, at ngayon namumuti na uli, parang Dalmatian, sabi ni Nicole. Bakit? Nagpapalit na puti na rin, tapos puti, tapos itim. Dalmatian. Ha? Namamalat. Ngunit yung mga hindi sumama, sorry na lang. Ang saya-saya kaya namin. Hindi, wala kayong kasiyahan na ganun. At hindi ka lalalim pag ganyan. Kaya sa susunod, yung mga sumama, sumama na. Huwag natin tingnan yung si Sister Angel ngayon. Kasi hindi siya sumama. But anyway, yan po yan. Now, tingnan po natin. Sabi sa tinatawag na Leviticus chapter 13, are you there? Amen. Leviticus chapter 13, verse 3, babasahin ko na po. Sabi niya, and the priest shall look on the plague and the skin of the flesh, and when the hair in the plague is turned white, and the flesh inside be deeper than is the skin of his flesh. It is the place of leprosy, and the priest shall look on him and pronounce him unclean. Pronounce him unclean. So ang pinapaunawa po mga kapatid nung verses na yon ay ipinapa
pinapakita ang differences. Tama? Kung walang sakit, may sakit. Kung may itim, mo dilaw, puti yan. Nakadab. Tapos pinapakita kung ano ang klase na may skin na ganito, na kung saan pinaulawa, sabi na may leprosy. A cat of, ganon. At ang balat na yan ay is unclean. Marumi. Mga kapatid, dito tayo. To know each other deeper, malalaman natin kung sino ang maayos ang puso at hindi. Ha? Malalaman natin kung sino talaga ang tumutuwang at andang tumulong at andang magsakripisyo o hindi. Malalaman natin sa simbahan ito. Amen? Amen. See? Doon po yan. Okay? To have deep sympathy. Okay, wala akong inailagay dyan. Hindi ko na ano yan. Doon tayo sa to be more confident as brethren. Philippians. Tama-tama, bago mag-ilibid, tapos tayo. Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Okay, tingnan lang sa Tagalog. Ako na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Ni Jesucristo, kita niyo po? Being confident. Ano yan? Kung mayroon kang malalim na unawaan at atas ng simbahan at ikaw ay nakipanahan sa simbahan ng mas malalim, ng mas matagal, mas makikilala mo. Okay? Mas mayroon kang deep sympathy. Tama? Mas mayroon kang concern. Mas naiintindihan mo. Mas alam mo ang kalagayan ng loob ng isimbahan kung mas matagal ka dito. Tama? Amen. Hindi mo aasahan yan sa pabago lang. At hindi mo aasahan yan doon sa mga walang pakinabang. At hindi kailanman naging bahagi ng simbahan. Mayroon din na tumatagal for fun. Tumatagal. Bakit masaya lang siya? Pastor, hindi ba maging masaya? Pwede naman magkasaya. Pero tingnan mo muna kung ang kasayahan mo, kagalakan mo, ay hanggang puso. Hanggang sa kaibuturan ng puso mo na ikaw nga ay totoong anak ng Diyos, ligtad. O baka naman nagsasaya ka hanggang ngiti lang. Abot tayo ng ngiti. Pero wala naman talagang tibay. Wala dito o wala dito. Tumatagal. O sa mabas, tumatagal lang marahil dahil mayroon kang crush at nagugustuhan. Pero sa katotohanan, hindi ka naman talaga taga rito. Kaya ka tumatagal dahil mayroon kang gusto dito. See? Huwag kang mabuhay ng kaplastikan. Huwag tayong maging hipokrito. Ang pumupunta dito ay mga anak ng Diyos. Ha? Makakapakinig ng salita ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, doon tayo pumuko sa pagiging anak ng Diyos at bilang magulang o bilang ating Diyos. Kaya pag nandito ka, ang ginagawa natin dito ay nagpupuri, nagpapalakasan sa harap ng Diyos. Hindi kung ano-anong kalukuhan o ano-anong kalabulas tugan ang iniisip natin dito. Sapagkat ito ay simbahan ng Diyos. Amen. See? Ganito dito sa simbahan ito. Kapag naglinis pa mas lalo ang Panginoon sa simbahan ito, mauubos na yan. Ilan na lang na matitira dyan. See? Dibali na. Quality naman. Kisa naman may quality. Ang ganda-ganda na ito. Maaluan pa ng isang, ano, ng isang uurin at isang, tamto, isang kuyukot na, ano, na prutas. Diba? Ang ganda. Tapos biglang naaluan ito, pambihira. Di ba rin isa? Isa, itapat mo yung isang ano dyan, uurin, may uod na at kuyukot pa na bunga. Nawawala ng quality yung quality. Kasi tinapatan ng gano'n. Kaya dapat tinatanggal. Ang Panginoon pag naglinis, mas marulinis pa ito. Mas matitira, mas quality, mas kapakipakinabang sa harap ng Diyos. Tribali ng konti, quality. Kesa naman marami, puro quantity lang eh. Bilang lang ang marami.
Pero quality, wala. O anong saysay? Walang pakinabang. Ang dami nyo nga. Ang dami nyo nga, isa lang ito, quality. Hindi pa naging nakatapat yung quality ng madami sa isa dito. Bakit? Nung bininta, mas mahal pa rin itong quality kaysa sa napakaraming bilang eh. Isa mo, isang quality, bininta, nabili ng mas mahalaga, mas mapakasang presyo. Ito isang tumpok, marami, pero koyokot, maraming mga, maraming mga uod-uod o may mga tama. Pambila, tumpok, 10 piso lang. Nakakita ba kayo tumpok? Pag tumpok, ha, mura lang. Kisa sa quality, ikikilo yan. At hindi ka pa bibigyan ng, sasabi mo, wala namang tawad yan. Wala nang tawad yan. Isang guhit na lang, sabad, hindi pwede, bayaran mo isang guhit yan. Quality yan eh. Nag-issue na po ako? Amen po? Amen. Ganyan po sa simbahan ito. Dapat quality ka. Kasi kung wala kang quality, tumpo ka lang. 10 peso ka, pwede na katapat mo. See? Kaya pag mga walang quality dito, walang halaga. See? Kaya dapat maging quality tayo mga minamahal. Di ba alin kaunti? Basta quality, kapakipakinabang sa harap ng Panginoon. Siya ay magiging mabunga sa harap ng Diyos. Magpapatuloy at pupulihin niya ang Diyos ng may quality, sapagkat quality siya. See? Hindi yan basta-basta madudurog. Hindi yan basta-basta mapapahiya. Hindi yan basta-basta mawawala. Yan ay patuloy na titingkad at kikinang. At mas lalo siyang magiging mahal. Habang tumatagal, mas lalong magiging mahal. Amen po! Amen. So ayan, so confident, nandoon po tayo. Yan, magpatapos tayo. So pinakita po dyan, sabi niya, being confident of his blessing, that he which hath begun a good work, and you will perform it until the day of Jesus Christ. Hanggang sa araw ng Panginoon. Kaya marami na tayo nakasama dito, wala na. Salamat sa Panginoon yung mga galing dito na nagpapatuloy at magiging kagamit-gamit sa mga ibang lugar, sa mga ibang simbahan sa ngayon, nakaparehas din natin. Nagpapatuloy. Pero yung ibang nawala dito at hindi na rin patuloy, walang kwenta yan. Basura lang yan. Dahil dito walang natutunan, kaya hindi makakapunta sa iba yon. Alam mo bakit? Sapagkat hindi rin siya magkakatututo rin. At hindi rin siya natatanggapin doon. Bakit ka, ikaw nga mag-isip kung paano ka tatanggapin doon kung wala ka naman talaga ano? Kung wala ka kwalita at hindi ka naman talaga karapat-dapat. Alam din yan po ng mga simbahan. Tinatanong din po yan kung saan gagaling. Sinong pastor mo? Tinatanong din yan, tama kayo dyan? Si Indian tinanong eh. Pumunta yun doon sa Gitsimane ba yan? Ano pangalan ba yung Justin Jay? Daspalinas Bible Baptist Church. Tinanong sa kung galing, saan galing. Kita mo? Kayo ang nagre-represent ang simbahan, mga kapatid. Kahit saan kayo pumunta, tatanungin ka kayo kung saan ka galing. Ah, okay ah. Gana, kay pastor ano ka pala? Ay, ang kalinga. Tinatanong. Mga kapatid, matuto tayo. Last but not least, in times of trouble, number three, continue positive as the true believers. Continue positive as a true believer. Sabi ng Acts, chapter 26, verse 22. Amen. Tapos na tayo. Last na po tayo. Chapter 26, verse 22. Ganito po ang pagkasabi po, mga kapatid. Sayin natin. Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both the small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come. Okay. Tagalungin po natin. Sabi niya, nang aking tamuhin nga ang tulong na mula sa Diyos
ay nanatili ako hanggang sa araw na ito na nagpapatotoo sa maliliit at gayon din sa malalaki na walang akong sinasabing anuman kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moses na mangyayari, sabi ni Apostle Pablo. Nagpatuloy. Continue. Positive. Hindi siya nadala, hindi siya nagpatinag dun sa nahulong. Hindi siya nagpatinag sa anumang mga problema na kinakaharap, sa mga pagsubok, sa mga hardship, sa mga tinatawag hardness, o sa mga difficulties. Hindi nagpatinag si Apostle Pablo. Bagos, he continue. Nagpatuloy siya. Ang kanyang utak ay positibo. Be positive. Continue positive. As a believer, continue positive. Huwag kang magpadala sa mga negatibong bagay na yan ang magpapabagsak sa'yo. At huwag kang titingin sa mga kainaan. Huwag mong titingnan ang mga kainaan ng bawat isa. At maging ang kainaan mo. Si Apostle Pablo, ang kanyang kainaan ay niyang kanyang kalakasan. When I am weak, then I am strong. Sabi ni Apostle Pablo. Hindi yung katulad natin, nangina ka, tinuluyan mo na nangina, bumagsak ka na, nawala ka na. Yes. Ang kainaan dapat ay kalakasan. Walang kaiba niyan sa giving is receiving. Tama? Amen. Ang maging kainaan po natin ay kalakasan po dapat natin sa Panginoon. Doon ka dapat nagiging mas lalong malakas. Sapagkat ikaw ay dumarating sa kainaan. Alam nyo, yung mga word of wisdom niyan, kanina, maging doon sa totoong pagmamahal, sinasabi na ang tunay na pagmamahal with chastisement. Hindi porque binigyan ka, pagmamahal yun, no way. Hindi pagmamahal yun, pinapatay ka. Pinapasama ang buhay mo. Ha? That's why when you give, sabi niya, if someone give you a fish, do not just give a fish, but teach them how to fish. Yan ang mas matagal. Hindi ka hintay lang na magbibigay sa'yo. Kundi, kung ikaw magbibigay, huwag mo lang siyang bigyan. Kundi, turuan mo siya. Amen. Kung paano mag-isda, kung paano kumita. Naintindihan mo? At ikaw naman, huwag kang masanay sa inge. Inge. That's why dito, hindi may nangingi. Bagay na yun din na nakita sa akin, yun din na mali mo, Pastor, hindi ka nangingi. Hindi yun naman ako katulad mo, na maya-maya humingi. Amen. Kaya pa ganyan, Pastor? Hindi. Naninindigan ako na ang Panginoon magpo-provide. Pero pagka talagang kailangan mangingi, at kailangan, mangingi na tayo ngayon. Meron akong baspas na mangingi. Narinig ko na mismo na may baspas na ako mangingi. Diba? Kapag sabi ni Roland, Pastor, mapuputong lang tayo ng wifi, mangingi tayo! Pero sabi ko noon, depende pa rin yan kung kailangan. Hindi ako garapan at hindi ako abuso. Hindi ako kapatid abuso, mga kapatid. Dito, hindi na ako abuso, sa pilitan pa, labas na lahat ang litid ng dila o ng liig ko sa kapapangaral, ayaw pa rin ang magsunod. Hindi nga karapan yun eh, kundi kailangan talaga. That's why, mapuputulan ka na ulit, mababalik ulit. At mapuputulan ulit, mababalik ulit. Bakit? Sa tigas ng mga ulo ba naman eh? Mayroon mga commitment, ayaw magbigay. Ayaw pagandaan. Eh, nakakommitment nga eh. Tama ba, kapatid? Oh, tapos, masasama pang loob sa akin. Kasi, Pastor, puro pangaral, pera. Eh, may babayaran nga kasi. Oh, tingnan mo na, putulan. Oh, di tayo na naghihirap. Tama po? Ay, huwag lang sana tayo maputulan ng kurente, mga kapatid. Mas mahirap yun. Okay na lang si wifi. At huwag din ng tubig. Maputol, umbira, mamamahaw talaga tayo yan. Tama po? Amen. Ano dapat? Madisiplina tayo. Disiplinahin natin mga sarili. Gawin natin ang pinangako natin. Pag nagtupad ka, nagsalita ka na, nagbaw ka na, huwag mong hindi tutuparin. Sapagkat ikaw ang walang pinakope, walang pwintang tao sa mundo. Ha? When you bow, deper na to, pay it. Ha?
Pag gusto pa din mo yan. O, pag binasa mo ba yun, mas may makikita ka doon na hindi magandang pag-unawa, pero masaktan ka talaga. Okay? Mga kapatid, mananampalataya tayo. Dito ay katotohanan at ang salita ng Panginoon ang dito na itataas. Ang Diyos ang nataitas dito. Amen po! Oo, purihin ang Panginoon. So, continue positive as true. Ano? Kaya may true kasi hindi lahat ng believer totoo. Pero dito, as a true believer. Amen? Anong pinapaunawa? Continue positive. Never think negative. Positive. Bakit? Kapag nag-think ka ng negative, ganun ka, oh, babagsak ka na. Bakit? Kakaawaan mo na sarili mo, magsisipiti ka na, mag-emote ka na, ano pa? Parati na lang kung ganito. Ay, pastor, lagi na lang ganyan. Anak ng teteng, kahit kailan, hindi ka ba talaga natuto? Ang tagal-tagal na pinag-aaralan ng Biblia, hindi ka pa rin natuto, anak ng teteng talaga. Mga kapatid, ang linaw ng Biblia. Biblia ang ating pong basihan. Tama po? Hanggang ngayon pa naman, hindi ka pa rin ba natututo na tayo ay pinapalakad ng Panginoon sa katotohanan. Hello? Katotohanan ang pinapalakaran sa atin ng Diyos, which is the path of righteousness. Because God is righteous. See? Bakit pinapalakad ka sa katotohanan? Because God is righteous. Ngayon, ang tanong, nasaan ka? Nasa Panginoon ka na, di ba? Di lumakad ka sa katuwiran ng Diyos. Tama? Kasi hindi ka naman nasa kasaka na demonyo. Sa kaaway, hindi ka naman dun eh. Sa Panginoon ka na eh. See? Mahirap bang unawain yun? Nasa Panginoon ka na, pinapalakad ka na sa lakarin ng Panginoon. That's why we have what? Walking in the footstep of the Lord Jesus Christ. Footstep. We are Christ-centered. Tama? Si Lord na ang nangunguna sa atin. Hindi na ang kadiliman at hindi na ang sarili natin, kundi kalooban na ng Diyos. Amen po ba? Amen. Mga minamahal, continue paste. Now, under no, nasulat mo na ba? Wala pa ako sila sa akin. Under no, mabilis na tayo. Yung una po, nasa point, making us more courage. Number two, some point, make us away from confusion. Masusundan? Una, making us more courage. Number two, support, make us away from confusion. Number three, making our compassion possible. Making our compassion possible. Amen po. Continue positive. Sa pagiging continue positive, mga kapatid, as a believer or as a true believer, ay ano, ginagawa tayo na mas matatag, mas matabang, tama? Amen. Making us more courage. Ano pa? And making us, ano, make us away from confusion. Inaalis tayo sa pagkakaguluhan, sa kagulumihanan. Tama? Ano pa? Ginagawa tayo ng ano, our compassion possible, ang ating pagmamahal na posible, yung ating mga pinapanalangin na maging posible, hindi imposible. Why? Because we have what? Positive mind. And we continue to be a positive son of God. Positive son of God. Amen po ba? Okay. Lagyan na natin yan. Sa number one sa point, Acts. Acts chapter 28. Acts chapter 28 verse 15. 28 verse 15. Are you there? Amen. Sabi ng 15. And from thence, when the brethren heard of us, they came to meet us as far as Appi Forum and the, sabi niya, and the three taverns whom the, when Paul saw, sabi niya, he thanked God and took courage. Tagalogin natin. Baka hindi tayo baka. Sabi sa Tagalog, at buhat dooy, pagkabalita ng mga kapatid ay sinalubong kami sa pamilihan ng Apio, sa lugar ng Api or Apio, at sa tatlong bahay tuluyan na nang sila'y makita ni Pablo ay nagpasalamat
sa Diyos at lumakas ang loob. Lumakas ang loob. Bakit? Nakita niya na mayroon siyang katuwang at doon nagpasalamat siya sa Panginoon. See, mga kapatid? Kaya minsan, tayo mga kapatid, si pastor din naman eh, kapag, kapag kayo ay ano dito, nag-iisa lang ako ganyan-ganyan, tapos, maya-maya may nagsidating na para sa spirit preaching, ganyan, nakakapagpalakas ng loob. Mas lalo. Nakuha niyo po ba? Na mayroon talaga mayroon mga kapatiran na nagpupusige, na nagtalaga nagpupunyagi, na lalong maisulong ang gawain ng Panginoon. Tama? Kalakasan ng bawat isa yun. Ha? Nagpapatibay yun, nagpapalakas, nagpapatapang. Di ba? Bagamat tayo ay tinuruan na kahit mag-isa lang tayo, tama? Kahit mag-isa lang tayo, ha? Tinuruan tayo na magsasalita at mangarap, tama? Di ba pag magkakasama tayo, mas masaya? Mas matapang tayo? Mas may magagawa tayo? Mas marami tayong naaabot? Even po nga. Kasi nga, nandoon yung pagtutulungan at nandoon yung presensya at nandoon nakikita natin yung kalakasan ng bawat isa. At pagdarin man lakas at nagsama-sama yan, mas lalong malakas yan. Mas lalong matapang yan. Nakita mo? Nakita mo pag may mga fraternity? Matapang sila pag nagsasama-sama sila. Pag mag-isa ka lang, ano, basang sisiyo ka. Tama po? Yes. Amen. Yun ang katotohanan? Pero pag nagsama-sama sila, wala, wala tayo. Pero pag mag-isa, tago-tago sa kung saan siya tatago. Bakit? Baka matagpon siya nung kanyang nag-grupo na kaaway niya eh. Tama? Okay, number two. Making us away from confusion. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Ito po. Ito po. For God is not the author of confusion but of peace, as in all churches of the same. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ang kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia, ng mga banal. Bakit yun ang pinili natin? Bakit yun ang nailagay? Mga kapatid, ang simbahan ng Panginoon ay malinaw. Klarado, ah, ang ating pong kaligtasan ay malinaw. Klarado, maayos. Ah, because God is not a God of confusion. That's why, if we have positive mind, and then we continue to the positive thinking and positive alam mo ba yon, move or positive way ng ating pananampalataya, mga kapatid, nasa tama tayong pananampalataya. Why? Because God is not a God of confusion. Kailanman hindi nagpagulo si Lord, kailanman hindi naging kagulumahan na ng Panginoon, kundi ang Panginoon ay malinaw, klarado, 7 times. Because the Bible said, and 7 times purified ang salita ng Diyos. Sipin mo, gaano kalinaw yun? 7 kalinaw. 1 beses lang, 2 kalinaw. Grabe na yan eh, di po ba? Eh yung 7 kalinaw, pambira. Crystal clear. Mas siguro may higit pa sa crystal. Walang katumbas ang linaw ng salita ng Panginoon. Hindi matatapasan even the crystal clear. Ha? Hindi matatapatan ang linaw ng salita ng Diyos. Amen? Iba pa rin ang linaw ng salita ng Diyos kaysa linaw ng kristal. Tama? Di ba ang kristal ay napakalinaw? Amen po ba? Pero hindi tatapat ang crystal, ano, crystal clear sa linaw ng salita ng Panginoon, sapagkat salita ng Diyos yan. At hindi yan matatapatan. Amen po? Gusto lang natin naging ano sa atin. So, hindi po magulo ang Panginoon. That is why, sinasabi niya dyan, God is not the God, is the author of confusion, but of peace, as all, ano, as
in all churches of the saints. And we are the churches of the Lord. Tama? We are the church of the Lord. And we are the temple. As a saints. Bilang isang lingkod at bilang isang santo ng santa ng Panginoon. Dapat hindi tayo nagugulumihanan sa bagay na ito. O sa anumang mga bagay sa nanlibutan ito. Huwag kang magpadala sa at magpa-deceive sa mga bagay sa nanlibutan. Kailangan sa Panginoon tayo lamang nakatingin. Kailangan sa Kanya lang tayo nagtitiwala. Ang mundo ito, paguguluhin ka lang. Ha? Dadaling ka lang sa walang ka, ano, sa kapahamakan. Ang mundo, dadaling ka sa kapahamakan. Pero ang Panginoon, ang salita nito, dadaling ka sa katagumpayan. Sapagkat natutunan mo ang katotohanan, as what? 7 times purified ang salita ng Panginoon. See? Continue positive as a true believer. Last but not least, making our compassion possible. Tingnan natin sa tinatawag na 1 Peter. 1 Peter chapter 3 verse 8. Maglalasa po tayo dito. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren, be pitiful, be courteous. Grabe. Mga minamahal, ngayon pong umaga, malinaw na sinasabi ng ni Pedro o ng sanatawin ng book of 1 Peter. Sabi niya, finally, be all of one mind. Magkaroon kayo ng isang kaisipan lang. Ha? Kaya dapat pag nasasabi yung pastor, sunod na. Kasi yung pastor ang nilagay ng Diyos dito. Susunod lang naman tayo. Amen po ba? Huwag ka nang mag-retaliate. Huwag ka nang mag-isip ng sariyo. Kasi ang sinasabi ng pastor na nilagay ng Diyos dito, hindi yan kapahamakan kundi katagumpayan. Kundi yan para sa kasulong, para sa kakatumbayan ng bawat isa, para sa kalalakas ng bawat isa, para rin sa bawat isa. Ha? Sapagkat walang pastor o mga ngaral na nagsasabi na ikababagsak, na ikasisira. Ilalagay pa ba man ang Panginoon niya kung masisira ang gawain ng Diyos? Mga kapatid, ang simbahan ito maliit, ang ngayon nakatayo pa rin, sapagkat tunay na simbahan ito ng Diyos. Hindi ko ito simbahan, hindi nyo simbahan, simbahan ng Diyos. Tayo ay pag-aari ng Diyos, tao ng Diyos, bayan ng Diyos. See? That's why, having compassion one of another. Mayroon kaisahan na kaisipan at mayroon tayong tinatawag na compassion one of another. Nandoon ang pagmamahal sa isa't isa bilang magkakapatiran. Ha? Compassion is more than love. Tama? Hindi lang basta love, kundi ang compassion is more than love. Even though na some of us, maaaring ay hindi ka ibig-ibig, ngunit iniibig pa rin natin. Sapagkat alam natin na sila ay kapatiran natin. Sapagkat alam natin na sila ay kaluluwa na maaaring mapunta ng impyerno. That is why, kaya nandito tayo na natatili, kaya patuloy tayo ng papaalalahanan sa bawat isa, kaya patuloy tayo ng tatapikan sa bawat isa, sapagkat nais natin na sila ay mapalago, tumatag, tumibay na anak ng Diyos. Mga kapatid, makialam ka. Makialam tayo. Huwag tayong magpabaya. Kaya ang sino mga kapatid dito na nakita natin kailangan sabay, sabayin mo na. I-rebuke mo na. Kapag hindi nag-ano, magpapatos, sabihin nung agad sa leader nyo o sa pastor ninyo. Huwag kayo magtaguan. Masaklab dito, nagtataguan tayo. Ha? Dahil bakit? Sa ikakaya, nagtataguan tayo. O, nagtulungan na sila. Kaya, sige bro, huwag na natin sabihin ko basta. Kahit kapatid, ano pa yan? Kahit sabihin mo pa na madadagdag ang problema ng pastor, sabihin nyo kay pastor. Kahit marami na akong problema, sabihin nyo kay pastor. Sapagkat yun ang tama. Isang araw, tatawagin ka ng Panginoon sa ministry, malalaman mo ang katotohanan ito. At malalaman mo kung gaano kasakit, kung paano pagtaguan. Bilang isang leader, bilang isang pastor. Ha? Remember kapatid, God gave us according to His heart. Ha? Pastor, according to His heart. Tapos pagtataguan mo, sinabog mo pa akong pastor, pagtataguan mo lang ako. Magsisinungaling ka lang. At kukuha ka pa ng kapwa mo. Mananampalataya, gabitan mo pa. Alam mo, si Pastor Gabitan, di ba? Naloko na.
Chismosa o chismosa. Mga Marites, mga Marisol. Di? Walang kagandahan sa isang simbahan na tayo ay walang transparency. Na hindi tayo maayos. Hindi tayo magtatagal sa ministeryong ito kung hindi tayo nagkakaisa. Kung hindi parehas ang ating tinutumbok. Napapurihan ng Diyos, itaas ang Diyos, mas marang papaglingkodan ng Diyos. Tama? Malapit na ang anniversary. Ha? See? Kung wala tayong pagkakaisa at hindi tayo nagpapadalanginan at hindi tayo nagtatapat ng bawat isa at hindi tayo transparent sa bawat isa, hindi mangyayari ang tinatawag na anniversary yan. Amen po ba? Oh, yung bawat isa, yung naman nakalagay sa choir, sa tinatawag na special number, magpapractice na tayo. Ha? Sa papanguna ni Sister Nicole. See? Kailangan natin magkaisa. Magpapractice na tayo para pagdating doon, hindi tayo kahiya-hiya. Pampira. Kung kailan anniversary na doon, kayo kanya. Tapos dito, pwede sa mga bata, pero sa isang malaki. Tapos sa gitna, ang malalim. Doon ang malaki. Dito sa gilid ay mga maliliit lang pwede. Kita mo? Oh. Ano yun? Mag-aapon tayo din eh. Ang ano lang naman po mga kapatid, ang anniversary, eh kung talagang dito, 2 oras lang yan, 3 oras, mahaba na. Eh buong araw yun sa'yo eh. Kasi binayaran mo na yon. Tama? O ngayon, kung walang pagkakatulungan, walang pagkakaisa, at hindi tayo nananalangin sa bawat isa, at nagtataguan tayo, paano mangyayari ang anniversary na doon? Sige nga. See? So that is why, ipinapaunawa sa atin po mga minamahal. Ha? Sa lahat ng mga bagay, maging positive tayo. Ha? Bakit? Sapagkat ang pagiging positibo, we will continue to be positive, ano, ay nagdadala sa atin sa tinatawag na mas lalong kalakasan, katapangan. Tama? Ano pa? Inilalayo tayo sa pagiging confusion o sa ilipat, ano? Sa kalulumihanan. Ano pa? Tayo po ay nagiging, ang compassion po natin ay nagiging possible. Totoo. Nagiging tunay. Pag positibo ka, kapag ikaw ay nasa Panginoon, maayos ka, positibo ang lahat, wala kang nakikita ang mali. Pagdating sa simbahan, kapag positibo ka at faithful ka at ikaw naglilingkod sa Panginoon na tunay, wala kang nakikitang mali. Sapagkat nga ikaw nga ay totoong nasa Panginoon, nagtitiwala, lumalakad sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon, umaasa sa Panginoon ng lahat, ang kalooban lang ng Panginoon ang nasusunod. Tama? Kaya walang mali na nakikita ang isang tunay na anak ng Diyos. Lahat sa kanya ay possible, positive. Ang Panginoon ang bala. Nagtitiwala sa Panginoon. 100% sa Panginoon nagtitiwala. Mga kapatid, mga minamahal, are you blessed? Amen. Tunay ka ba? Tingnan nyo, hindi kayo makasarapot eh. Tunay ba kayo? Amen. Tunay ba tayo na anak ng Diyos? Amen. Pihira. Sumagot kayo ng confident. Makapapangaral lang mo. Amen. Kasi kung tunay ka, hindi ka magkaganon. At pag tunay ka, hindi ka basta-basta matitibag. Pangangawakan mo yan ang pagiging tunay sa harap ng Panginoon dahil sapagkat tunay ka naman talaga eh. Oh, huwag kang magano, huwag kang lumabya-labya dyan. Pag sinagot ka, pag tinanong ka kung ligtas ka, ligtas ka! Amen. Hindi yung, tanungin ko muna si pastor kung ligtas ako. Ay, sira ulo. Bakit tatanungin mo ako? Ikaw nakakaalam nun eh. Tama? Yes. Hindi si pastor na tapamahal. Ito yun, natutuo eh. Hindi pa kasi rao ng ulo yun. Tinanong ka kung ligtas ka, tatanungin mo ako kung ligtas ka. Dapat alam mo na yan, na ligtas ka. Tama? Alam mo rin kung hindi ka ligtas. Amen ba? Amen. Mga kapatid, therefore I conclude. Conclusion. Therefore, I conclude, and times of trouble, gather you together, dwell deep with each other, and continue positive to make our path, okay? To make our path clear till the end. To make our path clear
tell them. Ulitin ko ha. I therefore conclude, in times of trouble, gather ye together. Dwell deep with each other. And continue positive to make our path clear till the end. Amen? Amen. Are you still here? Amen. Klarado ba ang bawat isa? Amen. Hindi ako mag- Wala ba kayong kinain? Hindi ba kayo nag-almusal? Amen. Purihin ang Panginoon. Masaya po ba tayo? Yes. Mga minamahal, ito ngayon ang mensahe ng Panginoon. In times of trouble. Ang sabi na po San Pablo, trouble not yourselves. Nasaan ka ng Diyos? Nasa Panginoon ka? Nasa may buhay na walang hanggan ka? Sigurado kang ligtas ka? Bakit ka nagugulumihanan? Bakit ka mababalisa? That's why Apostle Paul said, trouble not yourselves. In times of trouble, trouble not yourselves. Purihin ang Panginoon. Are you blessed? Amen. Pinagpala ba tayo? Amen. Thank God. Salamat sa Panginoon. Si Annalyn ay nakasama natin ngayon kahit may pasok. Tama ang ginawa mo, kapatid. Ha? Kung meron kang pagtitiwalaan si Lord, wala nang iba. Amen? Amen. Oh, that's, if you are blessed, then how are you still sitting down there? Or you want to go forward, come forward and kneel down and pray to the Lord. Meron ka bang gustong sabihin sa Panginoon? Sabihin mo na, huwag kang mahiya. Sa masasama, wala kang hiya. Pagdating dito sa Panginoon, sa Panginoon, humble, sumusunod, nalalaman ang mga bagay sa katotohanan, na katotohanan mula sa Kanya. Sige, kausapin natin ang Panginoon, mga kapatid. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa mensahe. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw po ang naitaas at napapulihan. Panginoon, salamat po na inabot niyo kami sa aming pangailangan spiritual, maging sa aming pangailangan physical. Panginoon, patuloy ka namin pinupuri at tinataas. Lord, ito po sila, ang bawat isa Panginoon, ang iyong mga anak, lumalapit po sa inyo, nananalangin. Nagsasabi Panginoon, nananalangin po at sinasabi nila Panginoon, ang bawat isa Panginoon, sinasabi ang naisin, ang abundance of the heart, Panginoon, na ito, Panginoon, ay sinasalita ng aming mga bibig, naiisip. At ito nga po, Panginoon, ay katotohanan. Panginoon, maraming salamat. Dalain ko na inyo pong pagpalain ang bawat isa. Inyo pong, Panginoong, pakinggan. At Lord, inyo pong sagutin, Panginoon, ang bawat panalangin ng iyong mga anak. Lord, wala na po kami iba pang mahihiling. Ang lahat po namin ito na aming pinanalangin ay itinataas na po namin sa inyo ng buong simbahan. At ang buong Panginoon aming napakinggan ay maging kapakipakinabang, kagamit-gamit po sa bawat isa po sa amin. Muli Panginoon, na lahat ay binabalik ko po ang lahat ng kapurihan at pasalamat, katanging pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so ayan po. Ito tayo. Natapos na po ang ating pong ang mga sabang ito. Mamaya, may